last year or parang 2 years ago, nag-share ako ng recipe ng morcon, the classic one. Yung nirorolyo, tinatali, o diba? Tapos hahati-hatiin mo, perfect for handaan. But here in Binyan, merong version ng morcon na tinatawag morcon lalag or morcon hubad. Hindi mo na kailangan pang irolyo-rolyo, hindi mo na kailangan pang slice-slice. So this is the easier version that you can prepare every day without the stress. So let's cook morcon hubad or morcon lalag. It's super duper simple. Pinapainit ko na yung aking all-purpose pot and magigisa-gisa lang ako. So I have here olive oil. You can always use ordinary oil. Okay, so painitin mo lang yan and then maggisa tayo ng bawang sibuyas. So just may bawang, minced garlic. Actually, ang nanay ko and ang lola ko, pag magluluto ng morcon, ito palagi, palaging morcon hubad. Hindi na sila nag-ro-rolyo-rolyo. Ito yung morcon na kinalakihan ko. Pag may mga handaan, oh, tsaka sila umu-order, oh, talaga umu-order, no? Nung nakarolyo na, kasi matrabaho talaga yon. So, ito yung I'm craving for morcon. Ganon din ang lasa. Ayan, pagka medyo nag-brown na yung bawang mo, ilagay mo na yung sibuyas. The usual na gisado, kamatis, mantikaan mo pa, salt to bring out the flavor, red bell peppers, let's put the beef. This is just beef brisket, nabili ko tong cubes na bechado cut, caldereta cut, and hiniwa ko lang sa gitna para mas mapanipis siya. Okay? So pag morcon hubad or morcon lalag, medyo mas manipis. Parang slices lang talaga yung hiwa ng karne. Unlike your mechado na makakapal. No? So ayan, ganyan lang kanipis ang hiwa mo. Let's put it there. Nilagyan ko lang ng paper towel yan sa ilalim para maabsorb yung excess water or moisture. Okay, pag medyo makita mong luto na yung labas ng beef, labas lang, ilagay mo na yung soy sauce, calamansi juice, essential yan for morcon, wala kang calamansi juice, lemon juice, tomato paste, splash of Worcestershire sauce. Mix it like that. Ang nanay ko, tomato sauce ang nilalagay niya. Pero ako kasi, palaging tomato paste. Kasi naiinis ako doon sa tomato sauce. Yung pag nagbukas ka ng malaking packaging, tapos may natira, di ba? Ang hirap i-store. Minsan makakalimutan mo, ang nangyayari is inaamag na sa ref. So at least tong tomato paste, magbukas ka ng small packaging. That's it. Okay, and then I'm just going to put enough water, just enough water to cover the meat. Okay, just enough. Kasi ang morcon, hindi naman talaga siya yung sobrang masabaw. And ibe-braise lang natin to over low flame. So hihintayin ko tong kumulo, nilakasan ko yung apoy. Titikman ko din. Good. Lagyan kong konting salt and pepper. So what I'm going to do now is, tatakpan ko siya and I'm going to braise this. Palalambutin ko over low flame for around an hour to an hour and a half until malambot na yung beef.
bago natin ilalagay yung atay and finishing touches. So balikan natin ang ating morkong hubad or morkon lalag. Okay, so after around 1.5 hours, nag-reduce na yung ating morkon. Actually, ito lagyan mo ng patatas ngayon. And carrots, mitsado na to. Nag-reduce na siya. Actually, tinikman ko na siya. And tama lang yung... And then the next step, igigisa ko yung atay dito sa kabilang kawali. So meron ako ditong atay na finely chopped. The reason why ginigisa ko siya dito is para yung walang lansa, kasi di ba minsan may konting lansa. And hindi ko siya pinood processor, hindi ko siya binlender. As you can see, manual po ang pag-chop dito. Kasi yung morkon hubad ng binyan, kita mo yung chunks ng atay. Okay, and then ihahalo ko lang yan dito. But I'm not wasting time, ilalagyan ko na to ng Vienna sausage. Pwede ko na di ilagay yung aking boiled eggs dito, hard-boiled eggs, para humawa na yung kulay. Okay, you just season your atay with some Worcestershire sauce. And a splash of white vinegar. Just a splash. Salt and black pepper. Okay, and then ibuhos mo na yan dito sa morkon. And then just give it 2 to 5 minutes of simmering para mag-blend silang lahat together. Yung sausage, okay lang na medyo madurog. That's part of your morkon lalag experience. Charot, may ganun pa. And as I mix this, maglalagay ako ng konting white sugar just to balance the acidity of the dish. Just a bit. You don't want it to become sweet. And final touches of black pepper. I'll give it a nice taste. My gosh. Perfect. Just huling asin. Huling pagkaasin. Para lang mabuhay ang lasa. Mas mabuhay ang lasa. May mga ganun pa. Okay. So this looks good to me. Tikima na. Bonggang-bongga to, di ba? Ang dali lang gawin. Siyempre, matagal yung pagpapalambot. So I get beef. And you see that nice chunks of atay and the Vienna sausage. Yung Vienna sausage, ha, ayoko magbangkit ng brand, pero yung may imported tsaka hindi imported, yung imported ang bilhin mo. Okay, look how tender the beef. Tutulak mo lang na ganun. Oh, see? Let's try it. Lasang fiesta. Pero yung without the hirap ng pagro-rolyo. Sarap. Actually, sa totoo lang, the following day, mas masarap. I love that the atay is there. I can feel it, I can taste it, but walang lansa. Really, really good. So what are you waiting for? Gumawa ka na nitong morkon hubad, morkon lalag, or kung ano man ang gusto mong itawag dito, dahil madaling gawin, but surely, nakaka-happy. I'm going to see you all soon.